Now back to Let's Chat with Tita Gracie, only here on V81 Radio. And we're back, ladies and gentlemen, in our last half hour of our program, Let's Chat with Tita Gracie. Ngayon, Tito Chris, may mga tanong, no? From some friends online at na-summarize dito sa akin. What if there are special requests na mga dati nilang play kung gustong mapanood, katulad nung sabi nung isa, katulad nung Himala at Mabining Mandirigma or tulad ng dati, pwede ba silang mag-request? Nakamute. Nag-shoutout ako sa Facebook. Sabi ko, ano gusto nyo mapanood sa CCP? And then, it generated more than 700 really good, interesting titles. So, yun yung naging basis namin for the first wave of release. Doon sa, ang kailangan lang namin titingnan, unang-una, is yung availability nito kung na-digitize na ba. Remember, karamihan sa ating mga recording noon ay one cam pa lang. So, hindi siya talaga broadcast quality yung iba. So, kailangan namin tingnan muna yung quality kasi hindi rin maganda magpalabas tayo tapos malabo yung recording, no? Although, karamihan naman natin, fortunately, nagkaroon na ng HD technology. So, medyo marami-rami din naka-HD na. Pangalawa, syempre, kailangan namin tinatawag natin, dadaanin muna yung tinatawag natin intellectual property rights, no? Yes. Sabihin yung mga palabas na to, dapat matuto tayo na hindi lang basta-basta pwede natin upload. No, kailangan humingi tayo ng permiso mula sa mga lumikha nito, yung mga artists, yung mga directors, yung mga composers, kung papayag sila na i-upload natin ito. So, merong intellectual property rights muna tayong kailangan gawin na clearance. Pagkatapos nun, saka natin siya i-upload. So, isang magandang balita, yung Mabining Mandirigma ay meron tayong collaboration na ginawa with iWantTV ng ABS-CBN para magkaroon siya ng release. I think it's coming on, if I'm not mistaken, on May 13, which happens to be the death anniversary of Apolinario Mabini. No? Oh, okay. So meron tayong ganong klaseng release, no? Pagkatapos, yung ibang mga titles natin ay naka-line up na rin. So, definitely, yes. Please send us messages in terms of specific titles that you'd like to see and titingnan namin kung available siya. At saka, syempre, kung papayag ang mga nagmamayari ng intellectual property noon na ipalabas natin. Okay. Meron mga shout-out from our audience. So, ang ating tech ipapakita. Si ano ba to? Dasal. Oo nga naman. We have Marie Fe Nakajima. Good evening. Watching from Japan. Watching from QC. QC. We will go back to theaters with the vengeance. Love it. Okay, ako ito. Tagal-tagal itong doktor na yan. Frontliner yan. Ito from Malaysia. Joe is our with the Federation of Asian Cultural Promotions. Ito yung mga Ayan, pwede nga tayong mag-tour on Google Maps at pwede rin doon gamitin natin yung virtual reality, no? Okay. Magaganda yung mga tanong nila, oh. The new normal of the arts. Wow, that was inventive of Laonor. Are there any artists from the CCP's pool who vlogs about their artistic journey? Yes, I think you should watch out for the si Nikki Torres. Yung siya yung pinaka-manager natin ng Virgin Love Fest. Talagang napakasipag niya mag-vlog. At napaka-unique yung kanya experience, especially ngayon. Dahil parang nasa likuran siya ng nakikita niya first hand kung paano ngayon nagkaroon ng
pag-adapt yung ating mga artists sa kanilang mga ginagawa. So that's one of the blogs na pwedeng ayan si Joe. Thank you Joe for your winter. Si Joe kasama natin yan sa Federation ng Asian Cultural Promoters na siyang palipunan ng different groups from tawag natin yung mga impresarios no from all over the world. Eh ngayon pinag-iisipan din ng impresarios na to kung paano na nga ba yung ating mga touring performances dahil sa post-COVID especially, paano natin gagawin yan ngayon? True. It's something to think about. And now with this downtime, I'm sure that there must be some planning that you're undertaking how to move forward, no? Some strategic planning. Meron pa ako isang tanong dito. Would it be possible to have some information about the shows included in the digital airing version to give the audience more details about the productions? Yes, so, kunyari, yes. Yeah. Principal dancer nung Firebird, sino yung nag-direct niyan, sino ba yung parang para meron sila mas higit na kaalaman dun sa mga napapanood nila. No, magandang ano yan, hinahabol pa natin yan, pero that's a very good suggestion. Kasi syempre a lot of these materials that we present may sarili ng documentation yan at may program, so pwedeng magamit yon. Yeah. So definitely we should that suggestion is noted and that's a very good recommendation. Yes. May isa pa. Can you show famous Cinemalaya hits like Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros or Ang Babae sa Septic Tank? Or can you have a Cinemalaya weekend special that will show the winning films? Mm. Isa pa pala, thank you for reminding me about Cinemalaya. These films, definitely it can be arranged. But then again, we need to cooperate now with the producers of these films because a lot of these films are actually available na. Some of them are already on YouTube or in other video streaming platforms. So, para to put them together in one platform, we will need to talk to the producers again. But talking about Cinemalaya, the festival which was meant to happen this coming August is suspended or canceled. But a portion of it is cooking through online, which is the short film competition. The short film competition will push through online as an online festival. And being an online festival, it will not only be about screening, but there will also be talkbacks with filmmakers, workshops. There will also be online exhibits, parang the way we did the festival at the CCP during August. So, Cinemalaya, what will happen to the rest of the competition full-length films? It will push through for next year. So, in 2021, okay, instead of having 10 competition films, we will have 20 competition films for the 2021 version. So it's very exciting. Yeah. Yes, yes. I know that Cinemalaya is responsible for changing the game of Philippine cinema, and it has become such a strong brand. No, for the film industry of the Philippines, and CCP is the home of Cinemalaya. Although I do know that the screenings have extended to like the Ayala Cinemas and other digital cinemas all over the country, but Cinemalaya's home will always be CCP, right? In fact, talking about Cinemalaya, we recently our filmmakers released a two titles, no, yung F Boys and or Familia Ordinario. It had very high engagement, but we encountered a problem, and this is a serious problem. I think this is one of the problems of going online, and we would like our audiences to cooperate with us. Then we found out na after this was released online for a certain period of time, some people downloaded it, and to a certain degree, then uploaded it in their own websites and started to charge for it, which is really bad. Dahil the filmmakers gave it free, they charge for it. So
I think some of our viewers also need to be aware that what they're doing is actually a crime. It's theft of intellectual property, and this is they pwede silang habulin. So in fact, our intellectual property rights desk are already like tracing who these people are. And sana naman, tulungan natin yung ating mga filmmakers kasi medyo naghirap din sila upang i-produce itong films na to. Of course. But syempre, paggalang ito sa nililika din ng ating mga filmmakers na huwag nating nakawin o huwag nating i-pirate illegally yung kanilang mga trabaho, especially when they gave it their, when they gave access for it for free for a certain period. Respetuhin natin yung trabaho ng ating mga manilikha by not pirating these films. And pirating it's still a big problem. Yes. Piracy is a big problem. Lalo so, na ngayon. So makakatulong to sa ating mga manonood supporting by not only viewing it, but supporting by not by calling the attention of those people whom they think pirated ano, to put it down or not to patronize it at all para talagang ma-discourage yung ganitong practice na hindi maganda. So to all our viewers out there, if you detect something that is pirated, that is Cinemalaya, is there a number, Chris? Is there a hotline or a number that they can call to report such kind of piracy or a website? The CCP website is the best. No, all they have to do, they can send them messages to our website, and that's how it happened. Some people reported to us, took screenshots, and then we were able to tinatawag niyan YouTube strike. No, you strike down the content. So yes. That's what we did. That's good. Because kahit na magandang ating pakay sa ganitong panahon, no, talagang may mga ibang individual dyan na medyo questionable ang kanilang mga gawain. No, talagang also, ang ganda naman yan ay pag matami tayo sa community natin, you know, the growing our community of arts and culture people with like hearts and like minds that value the thread that the artistic content that CCP brings out because of their connection in our community. That's one thing that I'm learning also as a new digital broadcaster. Digital native. Yeah. Digital ano ako, digital native. Migrant ako. Kasi ano baby boomer. So digital migrant, I'm learning that you have to grow your community online and constantly communicate so that it's important na magkaroon ng engagement at ma-deepen yung affinity so that they can also help you champion your brand. Tama. So hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Forever learning, si Tita Gracie. Meron pa akong isa pang tanong, no? Madaling ma-translate sa digital ang dance, ang music, at ang film. Paano naman daw yung literary arts? Yung literary arts, may tinatawag na electronic journals, e-journals. So, okay. Yung literary department natin ay nag-umpisa ng i-migrate yung lahat ng mga journals. Meron tayong Annie, which is a literary journal that has, had so many editions. So, it has already been uploaded, actually. So, maghintay na lang tayo ng announcement. These e-journals will be available. So, pwede nilang basahin online itong tinatawag nating mga electronic journals. No? Oo. So, tapos, meron pa ako isa akong tanong tungkol. Yeah. Meron pa ako isang tanong. Maari ba kayong magkaroon ng poetry reading online? Ayun. Pwede yun. Pwedeng-pwede. Ginagawa na yun, I think, ng iba nating mga artists online. Isa pang iniisip namin is storytelling online. Dahil we work with the Philippine Board of Books for Young People. So, pwede rin, at saka meron tayong network of storytellers sa CCP. So, you're thinking of doing a storytelling series online. So, hindi malayo yung poetry reading or even like spoken poetry online. Yes.
Nakakatuwa yun eh kasi your iba-iba kasi ang audience kasi ng CCP, may mga iba-ibang segments yan eh, di ba? Natutuwa ako na lahat halos ng segment, meron there's something for everybody, no? Kung mahilig ka sa musika, madaming, kung mahilig ka sa mga sayaw, meron din. And then ito nga, yung literature, no? Kasi alam naman natin, napakayaman ng literature natin. Ang daming writers, ang dami nating mga magagandang mga likha, no? Mga poetry, storybooks for children, for adults, for all ages, no? And in fact, we all know that a lot of people buy books online, no? Amazon, and they bring it down sa kanilang e-books, etc. So, you know, literature has gone through a different, it's a new age. A lot of people are reading, especially now that it's pandemic. Tama, yes. Ang key, I think, now is to find out which kind of programs na talaga mag-engage in a very good way using maximizing this technology. So, isa ding challenge yon sa ating mga artists, how to make it, paano ba i-translate yung liveness, yung pagiging exciting ng live arts into what can be a very cold and distant technology like yung digital technology, no? Paano natin madala yun doon? So, andun yung idea of interactivity, no? Andun yun yung parang yung real-time na interactivity ng mga ating mga online na palabas. In fact, may tinatawag tayo na upcycling na tinatawag, 'di ba? Meron tayong mga old na recordings. Baka pwedeng sabihin natin, paano kaya kung papalabas natin 'yan tapos i-gather natin yung original cast niyan, original performers, habang pinapalabas nila yung luma recording, kikwento nila ngayon kung yung mga hindi natin nakita. Original, ano. Oh, so, why not? Please. Yes. Yun naman natin na upcycling. Nakakatuwa kasi maaring magkaroon, it will breathe new life to an old material, lalo na kung talagang patagal na kung nilikha yon in the 60s, 70s, lalo na nung 70s, no? I mean, martial law and all that, madami nilikha na mga pelikula, mga libro, mga ano, writings na maaring magkaroon ng leap into the 2020 ngayon time na to, 2020, because of some parallels, no? And at the same token, kung buhay pa yung artist, kung buhay pa yung lumika, I mean, it might be nice to do that kind of repackaging, upcycling. Yeah. In fact, yes. There was a filmmaker who did that because last year or 2 years ago, it was like the 25th anniversary or 30th anniversary of The Godfather. And what Francis Ford Coppola did was he gathered all the actors and then they revisited it, and then they had a forum with some film makers or film students, and it was so interesting. Parang nabigyan ng buhay yung buong Godfather series, no? That's interesting. Yeah, and I think that a few of our groups are beginning to do that. Yung nagkaroon sila ng tinatawag nila stage readings. Binabasa nila yung script, either yung film script or yung play script or yung music script with live actors online. So nagkakaroon ng bagong reading, ng bagong buhay yung isang lumang content or lumang material. So yan ang tinatawag na naman upcycling. At marami pang, I think, mga tinatawag natin ng mga ways of making our digital content exciting. And right now, may nadidiscover pa tayo kung anong ilang pang mga laruan, baga, mga technological na laruan na pwede nating gamitin. Yes. Meron pa ako isang challenging question dito. Maari bang gawing animation ang mga ating kwento, mga sinaunang kwento, mga myth, at magagawa ba 'to ng CCP? Um, sa,
yung mga animation, hindi yun magagawa ng CCP dahil ibang larangan niya yun. That's digital animation, no? May grupo talaga tayo ng mga filmmakers na yung focus ay animation. I think at naumpisahan na naman nila. Ang kailangan lang natin isipin is baka maghihintay muna ito ng kaunti. Because remember, this will require people going on board physically in a studio, okay, and doing and playing with technology. So, pag nagkaroon na ng pagkakataon na pwede tayong bumalik sa isang studio at magkaroon ng mga animation projects, definitely I think meron tayong may mga grupo na eh. Like may isang grupo tayo, yung Animation Council of the Philippines, na laging nakipag-cooperate with CCP in terms of their Animahinasyon Festival na nagpapakita ng mga short animation films. And they have started to pick animation films based on our legends and so on. So, ginagawa na nila ito. I'm pretty sure, kagaya ng iba, naapektuhan din sila ng itong ng ating quarantine period. Yeah, medyo mahal yata produce ng animation material, di ba? Sa ngayon, hindi na masyado dahil because of the digital format, unlike before. So, meron na silang mga technique, na digital technique that somehow makes it more accessible to more people and makes it affordable, no, especially for creators. Meron pa akong isang tanong dito. Maari ba namin makita ang mga classical na sayaw, yung mga lumang sinaunang sayaw sa mga tribo, yung mga galing daw sa probinsya, yung mga tribal dances? Meron ba daw archival material ang CCP na nagdo-document ng mga katutubo, yung mga sayaw ng katutubo? Okay. Maraming ganun. Maraming archival. Especially nung dahil sa ginawang research for the Encyclopedia of Philippine Arts, maraming tinatawag na field video archival research na naka-digitize. Ngayon, magiging available ito during the launch of the Encyclopedia of Philippine Art. So, okay, yung unlike the analog or the print version na puro ng photographs, ang digital version, syempre, pwede na ngayon may audio, may video, may interactive timeline, at doon natin makikita yon. So, mapapanood na natin or makikita yung examples of archival field research, video research of these indigenous dances and chants and rituals. Pero online natin, naka-line up din yung mga folkloric performances natin ng Bayanihan, yes, ng Ramon at ng Folk Dance Society of the Philippines. So, isa ding paraan yon para makita natin yung mga ating tinatawag na indigenous and folk traditions. Yes. Kasi malaking kayamanan yan ng ating kultura, eh, di ba? Yung mga research ng mga tribo at nawawala sa mga, you know, sa mga ibang, what do you call this, sa mga ibang stages. The only way that they can access it is through the CCP. So maganda nga yung tanong na yun at tungkol dun sa mga ating katutubo. Ang dami niyan, di ba? From Luzon to Mindanao, madami tayong mga katutubo, ano, sining. Yes, yes, that's right, yeah. Okay, meron pang tanong. Nalulungkot ako na namatay si Peke Galiaga. Ngunit, mayroon bang tsansa na mapanood namin ang Oro Plata Mata sa CCP online or sa CCP? Unfortunately, CCP doesn't own yung Oro Plata Mata. Okay. But I'm not sure kung sinong kaninong kung kanino binigay o who owns the ano ngayon of Oro Plata Mata, the rights of Oro Plata Mata. We can look into that and encourage that. But I'm pretty sure kung sino man yun, I'm sure retrospective is now being put together for Peke.
In fact, I think that would be a great idea. Thank you for bringing that up. That might be a good retrospective for the Cinemalaya, coming on Cinemalaya. Yes. Maybe put together a retrospective of Becca's work, especially his work as an independent director in independent film. Dahil napakalaki ng naging contribution ni Peke Galiaga sa independent film sa Pilipinas. Yes, yes. Talagang his name is something, is just so significant to a lot of people, not just for cinema goers, cinema lovers, but even for film students, even for theater. Yeah. Di ba kababayan mo si Peke, taga Bacolod siya? Yeah, in fact, yeah. My first exposure in theater was with him when I was still a high school student in La Salle, Bacolod, and he was the had a performing troupe in La Salle. At doon, syempre, alam niyo naman, doon nag-umpisa yung the likes of actors like sina Joel Torres, sina Noel, Lazaro, you know. And he mentored a lot of people who have now become major filmmakers in their own right, no? Major film directors. So yes, malaki yung abot niya, not on specifically to making the Visayan artists shine in the different fields of both in theater and in film and television. Yes. Napaka-significant ang contribution. Ano na ba? Alam ko he was awarded the Gawad CCP. Gawad artist level. Si Gawad CCP. Yeah, Gawad CCP is the highest award that CCP gives to artists, and he was given Gawad CCP for his contribution to filmmaking. Mm-hmm. Oo. So, yun ang napakalungkot na development itong mga nakaraang araw dahil sa dinami-dami ng tao, di ba? I mean, of course, dahil COVID-19, madami tayong mga mahal na mga taong nawawala sa ating piling. At importante din na mabigyan sila ng pagpugay at mabigyan natin ng honor. So, sana nga magkaroon ng retrospective si Peke. Yeah. Oo. Well, Chris, we are down to our last 4 minutes. Parang ang bilis-bilis ng 2 oras. And I'm so thankful. V81 is so thankful to you and to the digital content team of the Cultural Center for devoting this all the resources for to make tonight's show possible, Chris. Talagang thank you so much. Maraming salamat. At dito, maraming salamat for giving us the chance to tell our publics anong ginagawa natin during this COVID times, and of course, kung ano yung paghahanda naman natin for the post-COVID recovery period. At syempre, kasama dito sa pasasalamat ay patuloy na panalangin na sana'y matapos na itong pandemic na to na naka-apekto sa buhay ng hindi lamang na mga artista, manunulat, cultural workers, kundi rin ating mga kababayan at mga tao sa buong mundo. At syempre, kasama din dito yung pag-asa na sana magkikita-kita tayong lahat, no, sa ulit sa at maaari na tayo ngayong magbeso-beso at magkamayan at magkasama sa isang gusali na walang takot na magkahawaan. Tuloy na pag-ingat sa lahat ng kababayan natin at tagapakinig. Chris Millado po, Vice President and Artistic Director of the Cultural Center of the Philippines. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa kanya at na bigyan na tayo ng kanyang panahon. At bukod na doon ay ang kanilang digital content team ng Cultural Center of the Philippines. Napaka malaking contribution po ang binigay nila para mapatupad po namin ang aming palabas ngayong gabi. Ladies and gentlemen, huwag po nating kakalimutan na ang Cultural Center of the Philippines ay yaman ng ating bansa. Ito po ay part ng ating pagka-Pilipino. At sana po ay tangkilikin po natin ang mga nasa online channel ng CCP. Hanapin lang po sila sa Facebook at sa YouTube. CCP at 50. At sigurado po akong matliligayahan kayo sa inyong mga mapapanood doon. At sa mga dadating na araw, asahan nyo
na magkakaroon pa rin ng mga iba't ibang palabas na i-digitize at mailalagay sa itong sa mga digital platforms na ito. Finally, ladies and gentlemen, nagpapasalamat po ako. Ito po si Tita Gracie. Wishing you all a safe week ahead. And please, take care, practice social distancing, and always remember that somebody up there is watching over us. This too shall pass. Thank you and good night. See you next week. See you next week. Leading personalities, representative insights, relevant current issues all together in a meaningful and delightful conversations as your social barometer. Let's chat with Tita Gracie. Let's chat with Tita Gracie. Sundays, 6 p.m. Hosted by breakthrough millennial boomer Gracie Venezuela. Let's chat with Tita Gracie. Only here on V81 Radio. Tunog Pinoy, Tatlap Pinoy, the future of radio. This is your all hits, all Pinoy internet radio station. This is V81 Radio Worldwide. Ito ang paborito ng bawat Pilipino.